Okay, so eto na naman tayo. May bago na naman ang Infinix at alam ko na posibleng maguluhan na kayo sa dami ng bago, lalo na't kada release na lang, eh madalas sulit at panalo. Pero para lang klaro, itong Infinix Hot 20S ay isang budget gaming phone at well, mukhang panalo talaga sa mga gamers yung specs. MediaTek Helio G96, 120Hz display, 8 plus 5GB of RAM, at 50 megapixel camera sa halagang pesos. Grabe na naman to. Okay, so hindi ko pa pala pwedeng sabihin yung presyo, pero alam ko na. So, eto na lang yung sasabihin ko sa inyo. Eto na ngayon, yung best budget gaming phone ng Infinix under 10,000 pesos. So, dating gawin na lang tayo. 500 pesos sa unang makakahula ng SRP. SRP na lang. Huwag nyo nang isama yung promo price. So, comment na kayo dyan habang ina-unbox ko to. Okay, so ito na yung box ng Infinix Hot 20S. At hindi ko lang sure pero parang may collaboration sila ng Free Fire. Hindi ko lang sure. Makikita natin dyan yung ilan sa mga specs. At cover sleeve lang tong may Free Fire design at iba pa yung box mismo. Andito pa rin yung very presentable green box natin. At sa loob ay bubungad ka agad sa atin yung phone, yung SIM ejector pin natin andyan din, documentations from Infinix, clear jelly case, Type-C cable, at syempre andyan din yung charger natin. At eto na nga, ang Infinix Hot 20S. At sa lahat ng phones under 10,000 pesos, eto na yata yung may pinaka-premium na itsura. Ewan ko pero ang premium nang dating sa akin, at alam nyo naman na mas gusto ko talaga ang matte finish, pero dito, mas bagay talaga yung glossy. Meron kasi itong effect na parang rectangle-rectangle or diamond. Mahirap i-explain, so papakita ko na lang sa inyo. So ito yung effect na sinasabi ko. Parang may arc pa nga dyan na gumagalaw depende sa angle. Tapos bukod dyan sa premium-looking back panel, ang social ding tignan ng camera. Dalawang malaking bilog at isang maliit sa gitna. Yung Infinix logo maliit lang din. Tapos naka-flat frames na nga rin pala tayo dito. Nasa kanan yung mga buttons. Volume rocker tapos yung power button na nagdodouble na rin as a fingerprint scanner. Wala akong naging problema dyan, very fast and very snappy na pwede nating sabihin na na-perfect na ng Infinix at this point. Sa kaliwa naman nakalagay yung slots para sa 2 SIM cards at isang micro SD card. Actually natuwa ako dito dahil ginawa nilang green yung rubber to represent their brand which is a nice touch. Tapos as usual, sa baba nakalagay yung headphone jack, microphone, Type-C port at primary speaker. Yung secondary speaker natin ay yung earpiece. So yes, naka-dual speakers na rin tong Hot 20S at hindi ko pag-aanong natetest pero nakanood na ako ng YouTube video at klaro ko namang narinig yung pinapanood ko. Most probably dahil malakas din kasi. At siya nga pala, pagkabukas ko nitong phone, Free Fire wallpaper na kaagad yung nakalagay. So hindi lang pala sa box yung Free Fire collab nila. Meron din tayong 5 wallpapers, mahigit 25 na customized icons at meron ding custom ringtone and notification sound effects. So para sa mga Free Fire players dyan, for sure, matutuwa kayo dito. Now, pag-usapan naman natin yung display. 6.78-inch IPS LCD yan, medyo malaki, 1080p ang resolution at 120Hz na ang refresh rate. Manipis naman yung side bezels, yung chin lang ang medyo makapal pa ng konti. Pero may mga phones na mas makapal pa dyan lalo na sa under 10,000 na price. Punch hole na rin ang ginamit para sa selfie cam. So para sa mga may ayaw ng notch, goods na goods to para sa inyo. At sa pagkakatanda ko rin, ito yung pinakamurang phone ngayon na may 120Hz refresh rate. And yes, battery smooth yung scrolling natin dito lalo na for social media browsing. Meron din tayong 60, 90 at 120Hz option dito sa display settings. Which is great kung halimbawa gusto mong makatipid sa battery. Pero syempre andyan pa rin naman yung auto switch to let the phone decide na lang kung anong refresh rate ang mas angkop sa mga apps na i-open natin. Yung brightness natin hanggang 500 nits, not bad for the price na rin. Tapos nag-check din ako sa Netflix. At good news dahil naka-Widevine L1 na rin yan out of the box, so may enjoy din natin in 1080p yung mga movies and TV series dito. Touch sample rate, hindi ko pa nako-confirm sa Infinix, pero nung naglaro naman ako ng games, wala namang problema at very responsive naman. Usually 240Hz sampling rate yan kapag 120Hz yung refresh rate,
Pero aalamin na lang din natin sa full review. At speaking of gaming, pag-usapan naman natin yung internals at kung ano yung performance na pwede nating i-expect dito sa HOT 20S. Again, naka MediaTek Helio G96 to at napakagalante na naman ng Infinix sa RAM at storage. 128GB of internal storage na again, expandable via microSD card, tapos 8 plus 5GB naman yung RAM. 8GB yung physical memory, tapos may additional 5GB na virtual RAM gamit yung memory fusion. Sa mga hindi nakakaalam, sa internal storage kinukuha yung virtual RAM. If ever na makulangan pa tayo sa physical memory, na sa tingin ko ay bihira namang mangyari since 8GB is plenty of RAM na para sa mga applications natin ngayon kahit pa mag-multitask tayo. Now, dahil unboxing and first impressions pa lang to, hindi pa tayo makakapagbigay ng AnTuTu benchmark score at hindi pa rin talaga natin mapag-uusapan ng todo yung gaming performance. Pero, syempre ayoko namang sayangin yung nood nyo, so ganito na lang. Hindi muna ako magko-comment, sa full review na lang, pero ipapakita ko na sa inyo yung gameplay na nakuha ko sa Mobile Legends at Pokemon Unite. Pwede nyong i-skip, kayong bahala, but still, papakita ko na lang din para may idea kayo. Muna para sa gaming natin, sa full review na lang yung iba at let me know na lang din kung gusto nyo ng 10 games tested video para sa phone na to. Susubukan nating isingit kapag maraming interesado. Anyway, pagdating naman sa software, syempre naka Android 12 na to out of the box. At itong XOS UI ay very user friendly. Simple yung design at madali lang gamitin. Kumbaga hindi siya komplikado at well, hindi pa siya perfect. May ilang mga suggestions pa rin ako para maging mas maganda pa yung experience natin, pero lagi ko naman itong nakikitaan ng improvements at yun yung importante. Now, pagdating naman sa battery life, 5,000 mAh yung capacity na madalas na nating nakikita sa ganitong mga phones. Malaking battery yan, so I'm expecting more than a day of battery life or at least all day battery, pero again, titignan na lang natin yan sa full review. Ang medyo alanganin lang sa akin ay yung charging speed. 18W charging lang kasi tayo dito at siguro last year, makoconsider pa rin natin yung fast, pero ngayong 2022, para sa akin dapat 33 or at least 25 watts na yung charging speed para makonsider pa rin nating fast charger. Ang tansya ko dito around 2.5 hours, but again, lahat ng yan i-confirm natin sa full review, so subscribe na kayo at click nyo na rin yung bell icon para hindi nyo yon ma-miss out. Next naman natin pag-usapan yung camera. May triple camera setup tayo sa likod. 50 megapixel main camera, 2 megapixel bokeh, at 2 megapixel macro cam. So yun, parang 50 megapixel camera lang naman talaga, tapos dinagdag lang yung dalawa para magmukhang marami. Tapos yung selfie cam naman ay 8 megapixels na may kasama na ring flash para sa nighttime selfies natin. Ito yung mga sample photos and videos na nakuha ko. Okay, so kailan ba magiging available itong Infinix HOT 20S? November 27 ang official launch date at November 28 naman ang first day of sale sa Lazada, Shopee at TikTok Shop yan ng Infinix. Lahat ng links andyan sa description kung sakaling interesado kayo. Now, hindi pa nila sinasabi sa akin yung promo or yung early bird price nila, pero mukhang meron. At hindi pa rin ako sure kung may mga freebies,
So siguro abangan nyo na lang din yung next video ko sa November 27. Dahil doon natin pag-uusapan lahat. Pros and cons, kung sulit ba talaga, at kung eto nga ba yung phone na swak para sa'yo. Ang paborito kong feature so far ay yung 120Hz na refresh rate. Again, eto na yata yung pinakamurang phone na may ganito. Yung chipset na gustuhan ko rin kasi nasubukan na natin before yung G96. At goods yung performance niyan for the price. At mas maganda rin for gaming kumpara sa katapat nito sa Qualcomm na Snapdragon 680. Yung dual speakers na gustuhan ko rin, pero ang pinaka-paborito ko dito ay yung presyo. So again, abangan nyo na lang at quick update na nga rin pala sa Christmas giveaway natin, Redmi A1 at Tecno Pova 3 pag umabot tayo ng 200,000 subs before Christmas. Siguro pwede na rin natin itong idagdag, pero titignan natin. Malayo-layo pa naman at hindi pa rin sure kung aabot nga tayo ng 200,000 before December 25. So like, share, subscribe para manalo at next time ulit. Peace!